Ako si Alberto, o mas kilala sa komunidad ng mga mangingisda sa Subic bilang Caberto. Kasalukuyan akong presidente ng isang samahan ng commercial fishers dito. Meron akong 8 anak, 3 babae at 5 lalaki. Tig-4 sa 2 babae na kapwa ko na ring hiniwalayan. Halos 30 taon na akong namamalakya, kaya halos kalahati ng buhay ko ang ginugol ko sa laot. Napasama ako noon sa samahan ng mga nagsasapyaw sa Bagakbataan. Umaasa ako na mas mapapabuti ang buhay ko doon bilang isang mangingisda. Kaya lang, hindi naman nagkaroon ng kasiguraduhan pa ang kita ng mga bangka namin. Maganda man ang uli, pero wala namang maayos na pondohan sa lugar namin. Kapag ka naman talaga minamalas ka, parati na lang binabagyo. Sira pala yung bandang dito. Magpapaayos na naman ako nito. Ay, nako. Caberto! Tupi! Ay, kumusta na ho kayo, Caberto? Ang lakas ng bagyo kagabi ah. Eto, sa awa ng Diyos, buhay pa naman. Pero itong pangka ko mukhang mabigay na. Eh, tignan mo naman. Sira na naman. pang ilang ayos nyo na po ba itong bangka nyo? Pwede pa ba kaya yan? Hindi ko alam. Nauubos lang ang kinikita ko sa pagpapagawa ng bangka ko kapag ka bumabagyo. Nagkakataon din naman na mahina ang pangingisda ko dito sa atin. Ikaw, kumusta? Ganun din ho, mahina rin ho ang panguhuli. Wala nga halos dahil sa mga nagdaan na bagyo. Ay, nako. Paano naman tayo nito mabubuhay niyan kung ganito ang palaging nangyayari? Buhay mangingisda nga naman. Caberto, baka gusto niyong sumama na lang sa akin. Oh, bakit? Saan nga naman pupunta? Napag-isip-isip kong lumipat na lang sa Subic. Sa Subic? Bakit naman? Mahina nga ang pangingisda dito. Walang maayos na pundohan dito sa Bagak. Nagpapagod nga tayo, pero hindi naman yung napapalitan ng maayos na bayad. Di wala rin. Kung sa bagay, ganyan din naman ang naiisip ko. Alam mo naman na matanda na ako. Ilang taon na lang, hindi ko nakakayaning mangisda. Kailangan ko ng pera para naman maalagaan ko ang sarili ko. Di ba ho 8 naman ang anak ninyo? Hayaan nyo na lang kung alagaan kanila. Naku, ayokong umasa sa mga anak ko. Alam mo naman na may kanya-kanya ng mga buhay yung mga yon. Kaya ko naman. Kaso, kailangan ko lang talaga ng pera para sa sarili ko. Kung ganun, mas maiging sumama na lang kayo sa akin. Doon na lang tayo sa Subic. May kamag-anak ako doon na pwede nating tirhan pansamantala. Parang hindi ko naman yata kayang iwan tong bangka ko. Kaysa naman humagtis kayo dito, malay nyo doon sa Subic, mas lumaki ang kita nyo. Sayang naman ang pagkakataon. Bagay, may punto ka naman dyan. Di ba may naipon naman ho kayo sa pananapyo dito? Oo naman. Medyo malaki rin naman yun. Kaso, alam mo na, huwag nauubos na kakapampaayos ng bangka. Imbis na ipaayos nyo, bumili na lang ho kayo ng bagong bangka at lambat. At yun ang gamitin nyo sa Subic. Sige. Pag-iisipan ko. Maraming salamat, Tupi, ha? Sus, wala ho yun, Caberto. Sino pa ba magtutulungan kundi tayong iisa lang ang hanap buhay? Sige ho, mauna na ako. Pinuntahan ko lang ho kayo para kumustahin dito. Salamat, ha? Yung sa Subic po, ha? Sa susunod na linggo ho, aalis ako. Gusto ko sana makasama na kayo. Oo. Pag-iisipan ko na mabuti ang sinabi mo. Salamat ulit, Tupi. Walang anuman po, Caberto. Sustinabling pamamaraan ng pangingisda ang paglalaglag ng payaw sa laon na walang mga bahura o coral reefs.
Naiiwasan din kasing masira ang mga bahura na itlugan at pinamamahaya ng mga maliliit na isda. Dahil sa kagustuhan kong kumita ng malaki, sumama ako kay Tupi sa Subic para makapagsimula ng bago. Ngunit hindi rin nagtagal at nalugi pa rin ako. Dahil sa kakapusahan ng puhunan, ibinenta ko na lang ang bangka ko at tanging lambat na lang ang natira sa akin. Halos lahat ng mga kasamahan ko ay umuwi sa kanya-kanyang mga probinsya, kasama na doon si Tupi. Pinanghihinaan man ang loob, maraming mangingisda ang tumulong sa akin. Dito ko nakilala sa bansag na si Mrs. Victory. Medyo siga-siga lang siya sa lugar na yon, pero marami ang nagsasabi na mabait at matulungin siya sa mga tulad namin mangingisda. Pinagamit niya ang isa sa tatlong commercial fishing vessel sa akin, kaya nakapagsimula ako uli. Tinulungan din ako ng dating namamakyaw sa isda na si Tire. Naging maayos ang lahat. Maganda ang mga kitang binibigay ko kay Mrs. Victory. Nakakapagpadala ako ng susteto sa mga anak ko sa Quezon. Pero dumating ang isang araw. Berto, halika. Kumain muna tayo rito. Ay, salamat. Buti na lang at may pagkain na. Kanina pa ako nagugutom. Ano ba ulam? Eh, tulad ng dati. Ensaladang talong. Tapos inihaw na bangus. Ang sarap naman. Tara, kumain na tayo. Ang sarap po talaga magluto kahit kailan. Talaga ba? Halos yan lang din naman kasi yung naitutulong ko sa'yo. Siyempre, yung mga talagang ginagawa dito, eh yun na yun. Ano man lang yung sarapan ko ang luto ko para kahit papaano gumaan ang mga pakiramdam niyo. Alam mo, mabuti na lahat sumama ka sa akin. Dahil kung hindi, eh baka kung ano-ano na lang yung kinakain ko. O baka, itulog ko na lang tong pagod ko. Ay, nako. Iyan naman ang hindi pwede. Mali na pinababayaan mo ang sarili mo. Ganun talaga. Eh, siyempre, abala ako sa ginagawa ko. Kaya, salamat sa'yo. Hulog ka ng langit, Tire. Talagang hulog ako ng langit, no? Pero mabuti na lang din sumama ako sa'yo. Kahit papaano, nagkakaroon ako ng kita dito. Natutulungan pa kita. Wala ka bang balak na bumalik sa inyo? Kasi kung gusto mo, ay ayos lang naman. Walang problema sa akin. Ay, nako. Ngayon pa ba kita iiwan eh? Ang dami na nating pinagdaanan dito sa hanap buhay na to. Saka huwag kang mag-alala. Masaya ako sa ginagawa ko. Kahit na nakakapagod? Oo naman. Kahit sobrang nakakapagod, masaya ako na nakakatulong ako sa inyo. Lalo na sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Masasarapan ko ang luto ko para mas ganahan ka pang magtrabaho. Ay, nako. Ah, nasa nga pala yung iba? Ah, yun. Pinatawag ni Mrs. Victory. Lahat sila? Bakit daw? Eh, ewan ko. Eh, di ko rin alam. Pero alam mo, medyo kinakabahan nga ako. Parang may nangyayaring hindi ko alam. Bakit? May mga napapansin akong kakaiba sa kanila. May mga pagkakataon na naabutan ko nga sila nagbubulungan. Ay nako, hayaan mo lang sila dyan. Ang importante, ginagawa mo ang trabaho mo. Maayos ang pangingisda mo. Eh, malaki rin naman ang naibibigay mong kita kay Mrs. Victory kada biyahe mo. Oo nga. Iyon na nga lang ang iniisip ko. Sandali, may tumatawag sa akin. Sino naman kaya ito? Si Mrs. Victory pala ito eh. Sandali ah, sasagutin ko lang. Hello, Mrs. Victory. Ano pong atin? Oy, Kaberto. Eh, may ginagawa ka pa ngayon? Ay, wala naman po. Ay, kumakain lang po ako ng pananghalian. Eh, bakit po? May ipapagawa po ba kayo sa akin? Oy, sa pagkatapos mong kumain, puntahan ninyo ako ni Tire dito sa bangka ko. Sige po. Bibilisan ko na po yung pagkain ko. So, sige, hihintayin kita. Bakit daw? Pinapapunta tayo ni Mrs. Victory. Hindi niya sinabi kung bakit eh. Tara na. Bilisan natin ang pagkain. Okay, sige.
Kakausapin na punta ko kayong dalawa dito dahil may importante tayong pag-uusapan tatlo. Eh may mga aligasyon kasing nakakarating sa akin na nagbebenta raw kayo sa ibang pondohan. Ano? Eh sino po nagsabi niyan? Eh hindi ko na kailangan pangalanan pa, Berto. Pero galing ito mismo sa mga tauhan mo. At hindi lang yun, Kaberto. Sinasabi rin nila na mali raw ang dinedeklara mong ani sa akin. Ah, Mrs. Victory, kilala niyo naman kami ni Kaberto. Ilang taon kaming nagtatrabaho sa inyo. Alam niyo ho na tapat kaming magtrabaho. At isa po, eh, may listahan po eh. Eh pwede nating tignan. Yun ang magpapatunay na wala kaming ginagawang masama. O eh, pero bakit ganun ang sinasabi ng mga tauhan mo? Eh kung talagang wala kayong ginagawang anomalya rito sa negosyo ko, eh bakit ganun ang naririnig ko? Eh may ewan ko. Eh hindi ko naman hawak ang mga utak ng mga yan eh. Eh sino po ba yan? Iharap ninyo sa akin. Kami ang mag-uusap. Berto, huminahon ka lang. Paano ako hihinahon? Tahimik at tapat akong magtrabaho. Ginagawa kong lahat ng tama. Tapos, gusto ko lang naman mangisda at kumita ng tama eh. Tapos sisiraan pa ako. Aba, hindi naman yata tama yon. Eh, tinan mo nga. Eh, sa pinapakita mong reaksyon ngayon, eh hindi ko maiwasan na maniwala sa kanila. Ano? Eh, kung hindi totoo ang mga aligasyon sa'yo, eh bakit galit na galit ka? Eh, parang puputok ang butsi mo. Pwede mo namang ipaliwanag sa akin lahat ng mahinahon. Eh mukhang sila pa ho ang pinaniniwalaan ninyo eh. Bakit pa ako magpapaliwanag? Basta ako, walang mali sa ginagawa ko. Kayang-kaya kong patunayan ngayon mismo. Pero kung buo na ang loob ninyo na mas paliwalaan sila, o di sige, aalis na lang kami ni Tere. Berto, ayoko lang naman ay gulo. Ayoko rin ho ng gulo. Pero sila ang gumagawa nun. Aba gusto ko lang manahimik ang buhay ko. At kung hindi ko makukuha yun dito, wag na lang. Tara na Tere, umalis na lang tayo. Mga walang utang na loob. Ako pa talagang gagawin ang nalilang ng ganito. Pagkatapos ng lahat ng kabaitang ipinakita ko sa kanila. Hayaan mo na lang. Wala rin namang magagawa yung galit mo eh. Sasama lang ang loob mo. Saka sa tingin ko naman, ngayon lang ganyan si Mrs. Victory. Kapag nahimasmasan na yan, sa kanya maintindihan ang lahat. Sana nga. Dahil ayoko talaga ng ganito. Wala sa bukabularyo ko ang manlinlang na tao. Alam mo yan, Tere. Oo naman. Naniniwala ako sa'yo, Berto. Pero sa ngayon, kumalma ka lang muna. Magiging maayos din ang lahat. Naniniwala ako sa bagay na yun. Wala kaming nagawa ni Tere kundi magpaubaya at lisanin ang bangka. Ibinenta ko na lang kay Mrs. Victory ang lambat ko kahit na hulugan para makapagsimula ako. Hindi rin nagtagal, hinikayat niya ako ulit na bumalik sa bangka. Sinabi niya na meron daw umami na ginawan lang daw ako ng kwento para mapaalis ako. Yun lang naman talaga ang hinala ko sa una pa lang. Dahil kapag gumawa ka ng tama, hindi mo maiiwasan na siraan ka ng mga taong nasa paligid mo. Pero hindi ko pinansin ang galit ko dahil sabi nga ni Tere, walang mangyayari kung hahayaan mong mananatili sa puso ang galit. Ang importante, bumalik ang lahat sa dati. Pero dahil sa nangyari, ang sabi ko, alisin niya ang lahat ng mga tauang nilagay niya doon at kukunin ko ng mga kamag-anak sa Quezon para maging tauhan ko. Simula noon, naging maayos ang tinakbo ng pamamalakaya namin ni Tere. Nakakapunta kami sa pangisdaan sa Panatag at maging sa Palawan para makapagtayo ng payaw. Kami ang nangunguna sa pagtatayo ng samahan ng commercial fishers sa Subic. Maraming nagbago sa buhay naming dalawa. Nakapagpagawa kami ng bahay at hindi naging madamot si Tere sa mga una kong pamilya. Tinutulungan ako sa lahat lalong-lalo na sa pangingisda. Ngunit hindi naman parating sagana ang araw.
may mga pagkakataon talaga na susubukin ng panahon at ng mga tao ang pasensya mo. Dito na! Dito na! Sana naman. Marami na tayong mahuli ngayon. Kami nang kukuha ka, Berto. Oh, sige, sige. Nakaabang kami rito, ha? Ay, sana mas marami tayong mahuli ngayon para mas malaki ang kikitain natin. Marami yan. Ilang oras nating iniwan ang mga payaw dito at maganda naman ang panahon. Eh di ba may nababalitaan tayo na yung ibang kasamahan natin walang nahuhuli dahil pinuputol ng mga tauhan ng isang Chinese vessel ang payaw nila. Oo nga pala. Sana naman hindi pangyari sa atin yan. Kaberto, nawawala mga payaw natin. Ano? Parang nawawala? Eh halatang pinutol eh. Hula ko yung isang Chinese vessel ang may gawa nun. Eh ganun din daw ho ang nangyari kina Erwin nung isang araw eh. Anak, sayang yung mga ginawa nating payaw. Ang hirap ilagay nun eh. Ang gastos pa. Bandihado sana ang mga isda ang pwede nating anihin. Walang natira kahit ni isa. Wala ho eh. Lahat putol. Ay, talaga naman oh. Anong gagawin natin ngayon, Berto? Wala tayong mabibigay na ani kay Mrs. Victory. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin kasalanan na may mga pumutol sa mga payaw natin. Tara, tara. Umalik na tayo. May kailangan akong kausapin. Sige na. Madalas na pala talaga itong nangyayari sa mga kapwa natin mangingisda. Oo nga ho eh. Yung sina Erwin nga halos walang nahuhuli. Nagre-reklamo na dahil sa bagsak presyo. Eh paano? Sabay-sabay din ang dating ng mga bangka sa pantalan. Yung iba nga eh, ang layo ng pinanggagalingan nila. Kaya ayun, nagiging hadlang ang biyahe nila sa kalidad ng mga ani nilang isda. Di bale, nakipag-ugnayan na sa atin ang BFAR at Fish Right Program. Eh ano namang tulong ibibigay nila sa atin? Magbibigay daw sa atin ng mga libreng payaw ang BFAR at magsasagawa ng training ang Fish Right Program. Mas mapapabuti raw yung kabuhayan natin sa pagpapanatili ng legal at responsableng pamamaraan ng pangingisda. May pag-aasang umunlad ang ating pangingisda. Ay naku, malaking tulong yun sa ating mga mangingisda. Mas maganda talaga na malalim ang kaalaman natin dito sa kabuhayan natin. Eh, mabuti kung ganun. Napakalaki ng problema natin ngayon na hindi na tayo nakapangisda sa mga dati natin pinangingisdaan. Iwala akong hindi hahayaan ang lahat na magtuloy-tuloy ang nangyayaring yan. Ngayon, nakakuha na rin tayo ng tulong sa gobyerno. Mas dapat nating pag-igihan ang pangingisda. At kung ano man ang sabihin nila sa atin para sa tamang pamamaraan ng pangingisda, eh yun ang sundin natin ha. Matuto din tayo sa mga eksperto. Pagtiwala lang tayo sa kanila. Sa ilalim ng Insyatibong Responsible Seafood Sourcing o RSS, natutunan namin na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyon sa pangisdaan, magbubukas ito sa amin ng magandang oportunidad tulad ng pagkakaroon ng magandang alternatibong pamilihan para sa mga huli namin. Tinuruan din nila kami ng patungkol sa post-harvest handling practices tulad ng icing, sorting at packing. Gawa nito, napigilan ang pagkasira ng mga isda na kabawasan din sa aming kita. Nang dahil sa kaalaman na yon, nakakapagbagsak na rin kami ng chilled galunggong sa ilang kumpanya na partner din ng Fish Right
sa pagtataguyod ng RSS at nagsusupply sa mga malalaking supermarket at restaurant. Maganda ang presyo nila sa mga isdang garantisadong nahuli sa responsableng paraan. Sa buhay na ito, ilang beses na akong natapa. Ilang beses na rin akong bumangon. At ngayon, sa edad kong ito, marami pa akong bagong natutunan. Sabi nga nila, hindi ka dapat matakot matuto sa mga bagong bagay kahit na tumanda ka pa. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito at maraming salamat sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Kaberto.